Yo! Hello guys! Kamusta kayo dyan? Ako naman ay may inuto sa akin ngayon si Boss para lang sa ganun eh. Sinamantala ko itong pagkakataon na to para makapag-vlog. Kasi pag sa bahay, wala, busy eh, sa ganitong si Boss. May isishare lang akong pinalaro ko kagabi sa mga pamangking ko na online. May nanalo na sa palaro ko. Nag-enjoy naman sila. Nag-enjoy. Mga palaro ko. Tawa sila ng tawa. May mga ganito ganito. Meron naman hindi nakagit sa mga ano. Pero totally a lot. May nanalo na. Shoutout pala kay Ira. Siya yung nanalo ng first prize. Shoutout kay Ira. Basta Ira Pak. Siya yung nanalo ng first prize. Siya yung unang mabilis na kasagot ng tatlong sagot. Yan. Shout out din kay Lucky Cat na siya yung second prize na nanalo sa palaro ko kagabi. And then shout out kay Makmak Igop na anak ni Cheryl. Although yung nauna pala, first and prize, magkapatid yan, anak ni Kuya Batal, kung sino Batal, ang tawag niya, Rogelio Ilyong, na asawa ni Ipag na Maridol, na kabikungan. Yan. Yan yung nakaakuha ng, sumali din yung anak, yung kapatid nila, yung bunso, si Ace. Although nakaproblema lang sa kanya kasi late na siya nakapag-update ng mechanics kaya nahuli. Balik tayo, third place si Makmak, anak ni Cheryl. Ngayon, yung mga hindi naman nanalo na sumali, eh hindi naman sila umuwing luhaan. May consolation prize naman sila. Shout out kina Melanie Kap, anak naman ni Emily Tapek, saka ni Kuya Bubot, saka si Merlin na anak din nila, nakasali din pero minalas-malas lang. Siyempre mabilis yung mga isang pamang. Tapos shout out din kay Ace Arnold, bunso na anak ni Kuya Batal, at saka sino ko yung isa? Doon yung mga Tarlakenyo, si Jerome Kak, at saka si Rick Kang. Mga yan naman ay may matatanggap na consolation prize. Hindi ko na lang sasabing kung ano yung consolation prize, pero yung iba natanggap na. Tama. So, ang nangyari, akala nila yung laro nung may nanalo ng tatlo, first, second, and prize. Pero ang di nila alam, mayroon na akong nakakasa na tanong para sa jackpot prize. Jackpot prize na tanong. So, ang sistema nyong tanong is essay, hindi na pabilisan ng pagsagot, hindi na pabilisan, hindi na yung mabilis kang magsumagot, hindi na essay. Ang content ng sagot nila is base na rin sa kalooban nila. At ginawa ko itong tanong na to para lang sa ganun makuha ko yung loob nila kung ano yung hinanakit nila sa akin. Kasi kung i-confront ko sila, ano ba yung problema natin, ganito. Hindi sila maisagot eh. Walas. Kaya ang ginawa ko itong palaro na to, kumbaga ang front ko is palaro, nag-enjoy naman sila,
pero pinaka main purpose ko bakit ako nagpalaro at dahil dito sa main na tanong. Para sa ganon, makuha ko kung ano yung hinanaing nila sa akin at kung ano yung nasa kalooban nila para sa akin. Although successfully, lahat sila nag-cooperate. Ang gaganda ng mga sagot, ang gaganda ng mga comment, ang content ng sagot, believe ako sa kanila kasi naging totoo sila sa mga sagot nila. Oo, tama. Meron lahat naman sila maganda yung ano, yung sinasabi. Habang binabasa ko, napapaluha ko. Oh, totoo yan. At doon ko nalaman yung mga kalooban nila na ganun, yung kalalim na nilalaman ng kalooban nila sa akin. Well, oo, base sa akin, asaka sa mga sinasabi nila, kasi related eh. Kung ano yung sinasabi na, kung totoo, hindi. Alam ko kasi ang patanong is about sa kanila sa relasyon namin. Ang pinakatanong ko is ito. Sa pagkakilala nyo kay Uncle Frida, ano yung pangit na nagawa niya sa inyo? Yun, ulitin ko. Sa pagkakilala nyo kay Uncle Frida, ano yung mga pangit na nagawa niya sa inyo? Wow! Nung ibinigay ko yun yung tanong, ano sila? Parang natameme. Ba't ganyan yung tanong? May mga nag-comment na ganun. Ba't ganyan? Kasi sabi ko, siyempre, para lang ano. So, bigyan ko kayo ng mga, siguro, ano oras nun, mga 45 minutes siguro yun. Hindi ko kayo minabadali kung ano yung pwede nyong isagot. Hindi napabilisan ng pagsagot, sabi ko. Yes, before mag 12 ng ating gabi, tapos na yung mga isinagot na nila sa akin. Tama. Galing ng mga sagot nila. Kaya sa susunod na vlog ko, ire-reveal ko na kung ano yung mga kasagutan nila. Ang gaganda. Makakabagbag ng damay talaga. Pero sa lahat ng kasagutan nila, meron akong napili. Na-touch ako. Habang binabasa ko, napapaluha ako. Na-touch ako. Although lahat sila, lahat yung message nila, napapaluha ako. Pero meron talagang isa na napaantig ng damdamin ko. At yun ang pipiliin ko para sa palaro ko sa kanila, sa mga pamangkin ko, para sa jackpot prize. Although yung jackpot prize naman, hindi naman ganun kalakihan. Hindi naman million, hindi naman... Basta, tama-tama lang para sa kanila. Para katuwaan lang. Ganun. So, sa susunod na vlog ko, i-re-reveal ko na yung sino yung nanalo. So, samantala muna. Ha? Abangan nyo. Para sa palaro ko na yun. Abangan. Bye. Ay, hindi ko pa pala napate. Pero pag ano muna ako sa mga napadaan dyan para lang manood dito, please subscribe naman Dakak TV.
Ako yung nagsisimula pa lang naman. Hindi ko naman inagad yung ano. Basta lang, katuwa lang ito. Salamat, salamat. Bye.